Mga kabarangay, hello po uli sa inyong lahat. Muli nandito uli ako. Tara, ililibot ko kayo sa farm na pinuntahan namin nila amo. Gusto kong ipakita sa inyo yung farm na laging pinupuntahan namin at ako ay kanilang isinasama. Never mind na lang po yung mga nakasampay-sampay dyan. Yan, from the kitchen, lumabas ako. Mula sa kusina, and then yan. Ito na po yung sa gilid ng bahay. Ito yung farm na tinatawag nila na hindi ko alam bakit tinawag na farm. Pero ang nakikita dito ay meron silang mini playground at merong mga puno, maliliit na puno na nakatanim sa gilid ng mini kalsada din. Ayan, merong mini playground. Mini kasi maliit lang siya. Hindi naman siya yung sobrang laking playground. Ayan, merong mga puno at maraming ilaw. At sa gawi doon, meron ding water fountain or ano, fountain water. Ayan, merong mga duyan-duyan ay ilan lang. At pwedeng maglaro ang mga maliliit na batots. Ayan, libutin natin. Punta-punta pa tayo sa gawi doon. Sa lugar na ito, pwedeng maglaro ang mga maliliit-liit na mga batots-batots. Ayan, ang mga puno dito. Ayan lang ang mga puno dito, no? Hindi kagaya sa Pilipinas. Ang mga puno sa Pilipinas, matataas dito. May mga puno silang maliliit. Ayan yung playground na may mga number-number para sa mga batots. At ayan, meron ding maliliit na kabayo-kabayuhan. Pwedeng maglaro ang mga batutots na maliliit. Ayan, para sila ay malibang at hindi mainip lang na nasa loob lang ng bahay. Kahit sobrang init ang weather dito, at least merong mapaglilibangan. Ayan, at sa gawi doon, may ayan yung pwedeng umupo ang mga maliliit na batutots at pwedeng gumawa ng activity. At sa gawi pa doon ay makikita natin ang pwedeng maglaro ng larong football. Dito naman, ito yung puno ng tamar, maliit pa at merong mga gulong-gulong na ni-recycle. Ayan. Sa gawi doon, may mga naglalarong mga batots. Ayan. May mga naglalarong mga parang pinakalibangan nila. Bakit sa gabi? Kasi gabi na dito ngayon. Sa gabi sila naglalaro kasi sa araw, sobrang init. Makikita natin, ayan, ang water fountain. At ang mga nagagandahang mga ilaw-ilaw. At nandyan ang ating Papa Rabbit. Hello, cutie-cutie! Itong water fountain na ito, is yung baba niya is mababaw lang para safe, no, sa mga batutots, para safe. At sa mga gawi pa doon, ayan, may mga upo-upuan na pwede rin pagpahingahan. Pwedeng umupo doon at mag-relax. Ganda ng fountain. Ayan, enjoy na enjoy ako dyan, nare-relax ako. Upo lang ako dito sa tabi at yan ang aking tatanawin. At meron tayo ditong Mama Duck. At yung mga ilaw-ilaw na ginawa nilang style, ito yung mga mushroom lights. Ayan yung sinasabi ko, mga upuan na kung saan pwedeng magpahinga. Ayan. Sa gawi doon, meron pa uling isang bahay na pwedeng pagtambayan. At sa bawat ilaw, merong style na mushroom light. Para parang panghalina kasi maganda siyang style. Panghalina. At sa gawi doon, meron uling duyan-duyan. Napaka-romantic na lugar. Ayan, more on sa labas ng bahay, maraming upuan. Para sa mga gustong magpa-araw, magpahangin. Punta ulit tayo sa gawi doon. Sa gawi doon, nakikita ninyo yung mga ilaw-ilaw. Magaganda, diba? Ang gaganda nila. Ayan, ganda ng mga styles. Style ng mga ilaw. Dami tayong natututunan ng mga estilo. Ito yung duyan na sinasabi ko. Duyan na parang napaka-romantic upuan. Parang dalawa lang kayo sa lahat na may mga jowa-weps. Uy, sana all.
And then, may flower-flower pa. Tapos yan, yung design din ng kanilang mini table. Ayan, but bakit kaya gumagalaw yung doon na yun? At ayun yung pinakabahay, pinakatanggapan ng mga panauhin. Ito yung kabuuan sa harap ng pamamahay. Yan, at may mga tanim silang mga maliliit na mga dates. Maliliit pa yan. Kapag yan ay lumaki, magbubunga na yan ng dates na green muna kapag hilaw. And then kapag medyo hihinog na siya is yellow na. Ayan yung mga ano, yung mga puno-puno na mga tanim-tanim. Malaking bagay yung may mga tanim na puno kasi nagbibigay siya ng lamig sa mainit na panahon at nagbibigay ng kagandahan sa ating kapaligiran. Ayan, ganito lang yung mga puno-puno dito, mga payat at maliliit lang. Ganyan-ganyan lang, sa mga gilid-gilid lang. Ayan, dito na ako sa ano, sa kabilang part side ng ano ng bahay. Mga punong maliliit lang, puno na ang tawag namin diyan. Kahit maliliit sa atin sa Pilipinas, ang tawag lang diyan halaman. Dito 3. Ang tawag nila dyan ay puno na. Dahil kailangan ng kapaligiran natin yan para sa ating fresh air. At para sa ano, yung magandang kapaligiran. Maganda pa sana na kung may mga bulabulaklak. Ayan, ito na yung sa backside ng farm. Nung last na pumunta kami dito, yun dun sa backside, yan, dun sa gawi pa doon, may mga tanim-tanim silang kalabasa, sitaw, sili, yan, may mga tanim-tanim silang mga ganun. Ngayon, ewan, parang nire-renovate siya, kaya wala yung mga tanim. Tsaka nilalagyan ng mga bakot, ayan, sasakyan ni Amo at sasakyan ng iba pa niyang mga kapatid. Ayan, meron ulit tayong makikitang puno, may nakasampay, never mind na lang sa nakasampay. Yan lang yung farm na tinatawag nila at masayang-masaya na sila dyan kapag nagpupunta kami sa mga ganitong farm kasi pag sa bahay nila nakakulong lang kami, hindi naman pwedeng lumabas kaya sila kasi yung ano eh yung ma-fry bait, kailangan lagi ng privacy kaya kung makikita ninyo ang mga bahay-bahay may mga matataas na bakod. At ayan, yung basurahan sa likod. May nakita akong Miming! Miming! May Miming akong nakita. At si Miming ay nakatingin sa akin. Kaya, kinuha ko na rin siya. Kaya lang na lumapit ako sa kanya, natakot siya. Tumakbo siya. So, kaya, iniwan ko na siya. Bye, Miming! Ayan. Pasok na ulit tayo. Dito ako lumabas kanina. At dito rin ako ngayon papasok sa kitchen. Ayan. Shout out po nga pala sa aking mga friends na nakasama ko dito sa farm na ito. Shout out sa inyong lahat, si Amina, si Rokomani, at lahat ng aking mga kaibigan. Thank you so much.